Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay MAPE Arts Quarter 4 Week 1. Pagiging malikhain. Pagkatapos ng ariling ito, inaasahang matututunan mo ang mga likhang sining ng bawat pamayanan at ang mga kagamitang ginagamit upang lumikha ng mga ito. Ang mga Pilipino ay likas na malikhain. Ang kanilang likha ay gawa sa iba't ibang bagay na makikita sa ating kapaligiran. Nakakagawa sila ng isang magandang sining sa iba't ibang pamamaraan. Alam mo ba kung ano-ano ang mga tanyag na likhang sining mula sa ating rehiyon? Ilan sa mga tanyag na likhang sining mula sa ating rehiyon ay ang paper mache mula sa Paete, Laguna, at ang mga bangka o native boats na mula sa Cavite at iba pang karatig probinsya na malapit sa karagatan. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa gabay ng iyong magulang o nakatatandang kapatid, suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. Ibigay ang mga hinihinging sagot ng bawat katanungan. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Suriin nating mabuti ang mga larawan. Tingnang mabuti ang unang larawan at tingnang mabuti ang ikalawang larawan. At para sagutin ang mga tanong, anong likhang sining ang nakikita mo sa unang larawan? Ang maaaring sagot ay, ang likhang sining sa unang larawan ay paper mache. Sa ikalawang bilang naman, ano naman ang likhang sining ang nakikita mo sa ikalawang larawan? Ang maaaring sagot ay, ang likhang sining sa ikalawang larawan ay bangka o native boats. Sa ikatlong bilang, ano sa tingin mo ang mga kagamitang ginagamit upang mabuo ang likhang sining na nakikita mo sa unang larawan? Ang maaaring sagot natin ay, ang kagamitang ginamit upang mabuo ang likhang sining sa unang larawan ay papel. Sa ikaapat na bilang, ano sa tingin mo ang mga kagamitang ginagamit upang mabuo ang likhang sining na nakikita mo sa ikalawang larawan? At ang maaaring sagot ay, ang kagamitang ginamit upang mabuo ang likhang sining sa ikalawang larawan ay kahoy. At sa ikalimang bilang, ano sa tingin mo ang naitutulong ng mga likhang sining na ito sa mga mamamayan sa lugar kung saan sila matatagpuan? Ano sa tingin mo ang naitutulong ng mga ito? Ang maaaring sagot, malaki ang naitutulong ng mga likhang sining na ito sa mga mamamayan sa lugar dahil ito ang kanilang ginagawang hanap buhay. Ngayon naman ay tumungo tayo sa gawain sa pagtatuto bilang dalawa.
Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap sa ibaba. Gamit ang bilang na 1 hanggang 7, pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pagbuo ng paper mache. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Gumawa ng balangkas ng 1 hayop sa pamamagitan ng alambre o binalumbong na dyaryo. Patuyuin ang hinulmang hayop at kinturahan. Balutan ng dinikdik na dyaryong may pandikit ang ginawang balangkas ng hayop at ihugis ng maayos at makinis. Sunod naman, pagsamahin ang dinikdik na dyaryo at pandikit at haluin. Talian ang bahagi ng katawan upang manatili ang hugis at patuyuin ito sa 1 kahoy. Punit-punitin ng maliliit ang lumang dyaryo at ibabad sa tubig ng magdamag. Hanguin ang ibinabad na dyaryo, pigain at pagkatapos ay dikdikin at ilagay sa 1 lagayan. Ito ay ating pagsusunod-sunurin at lalagyan ng bilang mula 1 hanggang 7. At narito ang maaaring sagot. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Gumuhit ng sarili mong disenyo ng bangka o native boat. Maging malikhain at gawing makulay ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang 1 halimbawa ng iginuhit na native boat o bangka. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Makikita sa ibaba ang larawan ng 1 saranggola. Ito ay 1 likhang sining na nabubuo gamit ang patpat, papel at tali. Gumawa ng sariling saranggola ayon sa inyong gustong disenyo. Magpatulong sa magulang o sa nakatatandang kapatid sa paggawa nito. Isaalang-alang ang mga pamantayan sa paggawa. Narito ang halimbawa ng saranggola. At narito ang pamantayan sa paggawa. Kapag ito ay iyong nagawa ng napakahusay, ay ikaw ay magkakaroon ng 3 puntos. Kapag mahusay naman, 2 puntos at kapag nangangailangan ng pagsasanay, ikaw ay magkakaroon ng 1 puntos. Ang mga pamantayan ay ng pamalas ng pagiging malikhain sa paggawa ng saranggola, nagamit ng wasto ang mga kagamitan, at nilinis ang lugar na pinagawan ng saranggola. At para sa ating paglalapat, punan ng tamang sagot ang patlang sa pangungusap upang makabuo ng angkop na konsepto o ideya tungkol sa aralin. Ang mga pagpipili ang sagot ay bagay, likhang sining, at pamayanan. At narito ang pangungusap na ating bubuuin. Kung ganito din ang iyong sagot, magaling! Ngayon naman ay basahin natin ito ng buo. Ang mga likhang sining ng bawat pamayanan
ay nakikilala sa pamamagitan ng mga ginamit na iba't ibang bagay mula sa kanilang pamayanan. Hanggang sa muli mga bata,